sobrang laki ng chai niya. Mm-hmm. Malito, bilis. Pakita natin yung tummy. O, yan po yung chai niya. Ah! Oh. Sus! Ayan siya kalaki. Tita ba? Laki-laki. Ayan niyo. Sus! Tummy. Yeah. Ilang days na lang. Tignan mo yung tummy niya, sobrang laki, para ng bola ng basketball. Gusto mo papansin, all ka na. Gusto mo papansin, Tignan niyo yung chan niya, ayan o. Hi everyone! So welcome back to our YouTube channel. So my name is Jan and this is my dog, Rabia. And yung isa kong aso na si Reker, si Tiny, si Mimi, at si Bella, at si Whitey. So ngayong video guys, isa-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga dapat nyong ihanda kapag malapit ng mga anak yung mga aso nyo. So napaka-importante na alam nyo kung ano-ano yung mga dapat gamitin kapag mga anak na yung dogs nyo. So itong video na to guys, ginawa ko para talaga sa inyo. So please stay and keep on watching. So dahil nga malapit ng mga anak si Rabia, 56 days na, so hinihintay ko na lang mag 60 days. Hindi ko pa siya napapa-ultrasound at hindi ko pa rin siya napapa-x-ray. Baka sa mga susunod na araw, ipa-x-ray ko na siya. And then, nag-worry rin ako kasi ang laki na ng chan niya, sobrang laki niya. At nag-iisipan ko pa kung ipapa-cesarian ko siya or normal delivery na lang. Kasi nga first time niya. So, hindi ko alam talaga. Tapos meron din nagtanong. May nag-PM na kung ibibenta ko ba yung mga puppies niya. So, for now, hindi ko pa iniisip kung ibibenta ko. Kasi ang iniisip ko is makapanganak siya ng maayos. And then, mailabas yung mga puppy ng buhay at saka masigla. And then, katulad din kay Rabia, maging healthy rin siya, hindi siya magkasakit. Kasi napaka-importante. Tsaka ako naiisipin kung ibibenta ko ba or ikikip ko yung mga puppies niya. Kasi for me, ngayon, ang focus ko lang is yung safety delivery niya, pati yung mga puppies niya. And yun lang guys. So ngayon nga, isi-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga gamit na hinanda ko para sa kanya na I'm sure makakatulong din sa inyo lang. Sa inyo guys, lalo na kapag first time nyo rin magpaanak. Sa akin kasi guys, mga tatlong beses ko na nagpaanak ng aso. Sila Persia, si Chubby, napaanak ko na rin sila. And then, ito na yung pangatlong time na mapapaanak ko si Rabia. So, yung mga puppies nila is kinip ko. Tapos, yun. Eh, nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng parvo. So, dun sila tinamaan ng parvo. Hindi ko alam kung saan nakuha yung sakit na parvo kasi hindi ko naman talaga nilalabas yung mga dogs ko. So, kaya ito si Rabia, sobrang ingat ako. Hindi ko siya masyadong in-expose sa labas. Siguro last na dinala ko si Rabia sa Daraitan, sa may aming campsite na SJ2 campsite. So, dun naman guys is parvovirus people kasi pinalaro ko sila doon, pinagala ko sila doon, and hindi naman sila nagkasakit. So, dun sa SJ2 camp, so pet-friendly campsite siya. Kung gusto nyo mag-hangout, mag-chill, mag-relax, pwede kayong pumunta doon, magpabuko lang kayo. I-search nyo lang po ang aming SJ2 campsite Daraitan. So, makita nyo po doon. Naka-promo po tayo ngayon doon. So, doon ko sila dinala. So, nagtatakbo sila doon. And, hindi naman sila nagkaroon ng sakit. So, safe po doon guys sa aming campsite. Pwede nyo dalhin doon yung mga pets nyo. So, ngayon guys, i-share ko naman sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga hinanda ko. Mga gamit para kay Rabia. So, isa-isahin natin. Pero guys, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, so don't forget to click subscribe at i-hit nyo na rin guys yung notification bell on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. So, ito na yung chan niya guys. So, napakalaki na. Ayan. So guys, ito na yung mga hinanda ko para sa ating paghahanda sa panganganak ni Rabia. So, first ito, kung nakakita nyo itong fence na to, ayan. So, dito ko sila ilalagay kapag time na mga anak si Rabia at saka yung mga puppies niya.
So ito guys, available to sa Shopee na 35 yata ang isa, kung hindi ako nagkakamali. So ang paggamit nito guys, is nakikita nyo tong connector. Ang tawag dito is fence. So i-connect-connect nyo lang siyang paganyan. Ayan. Hanggang sa makabuo ganito kayo yung fence ng niya, fence nabuo nyo. Na katulad ng ginagamit ko kay Bella ngayon, na pwede so, siyang gawing kulungan, so, pwede siyang gawing fence para dun ilagay at hindi makalabas yung mga dogs. So napaka-importante nito. So next na binili ko guys ay itong lampshade. Ayan. So napaka-importante rin ng lampshade guys. Ang ikakabit na ilaw dito ay kulay dilaw na bumbilya kasi ito yung nagbibigay init sa mga puppies para mas mabilis lumaki. Ginagamit ko palang lamp ilaw is itong 5-ply na 25 watts. So ito yung ilalagay mo dyan para magkaroon ng yellow bulb. So yellow bulb siya. So ito kasi yung ginagamit ko talaga. Kahit sa mga manok, ito rin yung ginagamit para hindi lamigin yung mga puppies, lalo na kapag gabi. So medyo malamig talaga kasi pag gabi. So kailangan natin painitan. Next guys is ito yung sinasawag kong lifesaver, or ito yung napaka-importante kapag magpapaan na kayo ng aso na dapat meron kayo. Meron ko dapat kayong suction. So maraming sizes nito. Kung di ako nagkakamali, dalawa siya. Isang pa-curve na ganon. Tapos ito yung pinili ko, yung pahaba, para kahit paano masipsip talaga yung mga excess water sa ilong ng aso nyo or sa ilong ng puppy nyo na bagong panganak. So ito siya guys. Yung itsura niya ito. Ayan. Ito yung pang-suction kapag nag-over yung water sa ilong ng ano nyo, sa puppy, pati sa bunganga. Ito yung ginagamit pang-sip-sip. Ayan. So nakaka-save to ng buhay ng puppy itong suction na to. Promise, so kailangan meron kayo nito. Tissue guys, ginagamit ko tong instead na gumamit kayo ng pee pad, yung iniiyan na kulay blue, dahil nga sa puppy pa lang or sa newborn puppy pa lang, I suggest na gamitin niyo tong tissue. Pang-absorb ng wee-wee, pang-absorb ng pupu ng mga puppies. Kasi hindi naman sila ganun kabasa umihi at saka hindi naman ganun sila kadamit tumae. Kung bibili kasi kayo ng pee pad, so mas mahal yun, sabi natin 10 pesos isa. Pero ito kasing tissue na to, towel tissue, 99 pesos lang. Apat na roll na siya. So ang gagawin nyo lang, ilalapit yung pagdating ng basahan, then ipatong nyo tong tissue, and then doon yung pahigain yung puppies para kapag umihi, madali lang siyang palitan. Pwede rin naman kayo gumamit ng dyaryo para pang-absorb ng ihi. Pag magasin kasi yung ginamit nyo, hindi siya na-absorb, so dumudula siya, naiipon lang yung tubig o yung wiwi sa magasin. Pero kung tissue, sobrang okay nito, mas mabilis siyang ma-absorb yung ihi ng mga puppies nyo. So napaka-importante nito. Ayan. Next na ko na binili, so itong ito guys, binili ko sa Shopee. Ito yung rag. Ito yung basahan na wiwi absorbent. So ang bili ko dito is 70 pesos each, kung hindi ako nagkakamali. Available to sa Lazada at saka sa Shopee. So yung binayaran ko dito nasa 400 pesos. So buksan natin para makita nyo yung actual na itsura niya. Ang maganda kasi nito guys, malambot lang siya. Hindi kayo mahihirapan labhan. Unlike kasi sa mga basahan na nabibili natin na 3 for 100, ang bigat-bigat niyang labhan, ang bigat-bigat niyang pigain, tsaka ang tagal niya patuyuin, lalo ngayon na hindi naman masyado mainit. So, babaho lang yung basahan kasi matatambak na basa. Pero yung ganito kasi, sobrang cotton niya. Ayan. Maganda siya para sa mga puppies.
mabilis din ma-absorb yung mga wiwi dito. So, sobrang ganda niya. Ang problema lang kasi niyan dito, yung pag dito, kapag masyadong nababad na sa tubig, nag-usus to. Pero okay naman to. Alam niyo yung higaan ng puppies ko dati na bilog-bilog na color pink, na color brown, na color green, na color blue. So, parang ganun siya. Ayan. Ito kasi mas mura siya, 60 pesos or 70 lang siya. Pero yung pinili kong mga rugs na yun, 90 pesos ang isa nun. So, ayan o. Tsaka malaki siya. One. So, marami akong binili. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Ayan. So, pito yung binili ko para mabilis lang ang palitan. Lalo na kapag naiihi or nababasa tsaka lalaban. So, meron tayong pang alternate or pang palit. Ang soft lang niya. So, madali lang siyang isampay. So, pag naiihian na, pag madumi na, onting kusot lang, onting brush lang, tapos sampay nyo na. Huwag yun lang gagamitan ng washing machine. Kasi pag ginamit nyo yung washing machine, magtatanggal-tanggal yung likod niya. So, I suggest na sabon lang, tapos onting kuskos, and then sampay na. So, at ang last na binili ko para sa aking dogs ay itong Enmilac. So, kapag nagpadede na si Rabia, and then naging okay na yung delivery niya, so ito yung Enmilac Milk Enhancer for companion animals. So, kailangan din ni Rabia ng calcium supplement para hindi siya bumaba yung calcium sa katawan niya. Kapag nagpapadedi kasi yung mga dogs, tendency talaga guys, bababa yung calcium supplement nila. Ay, bababa yung calcium nila sa katawan. So, ang kailangan yung gawin is painumin sila ng calcium supplement, tapos pakainin nyo ng masabaw at saka ng malunggay. Meron na bibiling marunggay sa Shopee, yung mga powder na malunggay powder. So, okay din yun habang nagpapakulo kayo ng atay or ng manok, lagyan nyo ng malunggay powder. So, hindi lang ako nakakuha sa Mercury Drugs, meron kasi noon before, pero ngayon sa Shopee na siya available. Alam niyo guys na napaka-importante rin ng sinulid at saka ng scissor kapag magpapaanak kayo, kasi ito yung gagamitin nyo pantali ng pusod or cord ng mga puppies nyo. So, kailangan kapag gugupit kayo ng pusod ng aso, at least 1 inch yung haba. From pusod niya talaga, from chan, at least 1 inch or 2 inch. Madali naman matuyo yung pusod. So, mga ilang days lang matutuyo siya. So, ingat lang sa pagputol. Huwag isasagad. So, yun lang guys. That's it for today's video. Ito yung mga hinanda ko para ngayon sa aking alagang si Rabia. So, hopefully sana yung delivery niya is maging normal at healthy. And yun lang guys, that's it for today's video. Kung meron pa po kayong maidadagdag, or napaka-importante rin pala guys na huwag niyong kalimutan na humingi ng contact number ng vet in case of emergency. So, kapag yung dogs niyo is nag-labor na, and then sobrang tagal mag-labor, inabot na ng 24 hours o ng ilang oras, hindi pa rin lumalabas yung puppy, I suggest na kontakin nyo na yung vet nyo para maagapan kung ano nga ba yung mas magandang paraan ng panganak ng aso nyo, or baka kailangan ng isesaryan. So, yun lang guys, that's it for today's video. At kung meron po kayong maidadagdag pa or meron kayong suggestion or question, i-comment nyo lang dyan sa ibaba. Ayan, mababasa natin yan at sasagutin natin yung mga question nyo sa abot ng aking makakaya. And yun lang guys, maraming salamat. At kung bago pa lang po kayo dito sa aking YouTube channel, so don't forget to subscribe. At kung nagustuhan nyo itong video na to guys, so please click thumbs up. At huwag nyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel, Dogs Caring Team. So yun lang guys, maraming salamat. And thank you for watching. Bye-bye.